hello! Kumusta naman kayo, guys? So, ako, okay naman ako. So, ang gagawin natin ngayon ay magkikwento lang ako sa inyo. At nakita niyo naman siguro sa title kung ano yung title nito. Kasi nitong mga nakaraang linggo, ang dami na rin nagtatanong sa akin, nag-PPM, nag-comment. So, syempre, deserve niyo namang malaman kung ano talaga yung totoo dahil, syempre, journey natin to eh. Mula na nag-start ako sa YouTube, magkakasama tayo, lahat ng mga ganap ko sa buhay, alam nyo. So I think it's time para malaman nyo kung ano talaga yung totoo. So, hindi rin ako masyado makasagot sa mga tanong nyo at saka makapag-post kasi ang hirap. Once na mag-post ako or mag-live ako or mag-update ako, baka maipit ako sa sitwasyon na may maisagot ako tapos hindi dapat or mali yung maisagot ko. Alam nyo yun? So, nag-iingat lang ako. Pero syempre, hinihintay ko munang maayos ang lahat at maging okay bago ko sabihin sa inyo. So, ang tanong ng iba sa inyo is kung ano ba nangyari sa akin? Mawawala na ba ako sa radyo? Lilipat ba ako ng istasyon? May pinagdadaanan daw ba ako? Basta maraming mga ganun tanong. At ngayon, sasagutin ko lahat ng yon. So, una po sa lahat, syempre, lahat naman talaga tayo dumarating sa point na may pinagdaraanan. So, nagkaroon din po ako ng mga problema, ganyan. Pero, syempre, kailangan maging strong tayo, diba? And hindi naman aabot dun sa point na talagang hindi na talaga ako magpaparamdam sa inyo or magpapakita. Syempre, may reason yun kung bakit. Pangalawa, kung may sakit daw ba ako, wala po akong sakit. Ayan, safe na safe po ako and healthy ako. Pangatlo, ano pa ba? May tampuhan daw ba kami ni Papa Jackson? Wala po, okay? Next, lilipat na ba ako ng istasyon? Hindi po ako lilipat ng istasyon, okay? Hindi po totoo yung mga chismis na nakita ako sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. Wala pong katotohanan lahat ng yan. Tapos, nag-post ako sa IG ko na wala akong hot stories. Ang reason is because nito pong January ay nag-expired na yung kontra ko sa Energy. So, technically, ay wala na po ako sa Energy FM. So, hindi totoo ang mga kamakalat na chika, na kung anik-anik, iniwanan ko daw yung trabaho ko, insensitive daw ako, bigla na daw akong disumulpot, nakalive daw ako, gusto ko lang umabsent, at kung anik-anik pa, at may mga nambabash pa. So, yun ang reason kung bakit hindi din ako masyado nagpaparamdam. Iba kasi may mga nambabash pa na napaka-insensitive ko daw kasi di raw ko nagkasalita, ang dami doon naghahanap sa akin. May tamang timing po kasi bago magsalita. And syempre, ayoko din naman na pag nagsalita agad ako, makasira sa istasyon. Syempre, mahal ko yung istasyon, diba? So, ayoko magkagulo din or ma-misinterpret or pag-usapan agad. Gusto ko muna maayos bago ko sabihin. Okay, gusto ko syempre magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sumusuporta hanggang ngayon, sa mga hindi ako iniwan, sa mga naniniwala sa talent ko, basta lahat-lahat na mga andyan para sa akin. Thank you, thank you. So, bago natin ituloy itong kwentuhan natin, gusto ko munang i-look back kasi 2 years din ako sa Energy FM and syempre, nung nawala ako sa radyo, sobrang lungkot na lungkot ako noon, di ba? Na-witness niyo yun, sobrang ang bigat ng pakiramdam ko, na-depress ako, nagkasakit ako, nagkaroon ako ng mga ano sa likod, pantal-pantal, ang gulo-gulo ng mundo ko noon. And syempre, gusto ko magpasalamat sa Energy FM kasi naging happy talaga ako sa kanila. Sa mga fans, talagang sinundan niyo ako, sinuportahan niyo ako. So, ayun, gusto kong mag-look back kasi ang dami magandang nangyari. Actually, roller coaster ride talaga yung nangyari sa akin sa Energy FM. Nakita niyo naman nag-post ako, 'di ba? Happy 2 years, sabi ko, happy second year anniversary. And kaya nag-expire yung kontra kasi una sa lahat, hindi naman ako regular employee kasi nga nung nawala ako sa kabilang istasyon, merong kontrata na 2 years bawal ka mag-work sa kahit anong radio station. So, syempre, hindi talaga natin pwedeng gawin yon kasi bilang pagalang na lang sa rules nila. And, yun nga, yung pagpasok ko sa Energy ay matatawag na parang part-time talent, social media, keme. Basta ganon. So, yun. So, may contract na hanggang 2 years lang at nag-expire na yon. At ngayon, gusto ko munang i-look back or ipakita sa inyo kung ano ba yung naging journey ko sa Energy FM. So, sabay-sabay natin panoorin to. Let's go! Welcome to Hot Stories! Welcome to Hot Stories! Shaka.
kayang iwan kahit ano pa yung dumating dyan o maging hadlang. Yun yung ano eh, the best na relasyon eh. Yung talagang gugustuhin mo siya bilang siya talaga. Sana mahanap mo yun, yung para sa'yo talaga, di ba? Hindi, Kara, paano kung sabihin kung si Papa Jackson yun? Yahoo! Hindi ko na kinakaya. Siya ba? Okay, mapagparaya naman ako. And I never thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I'm And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, for sure. That's what friends are for good times. Tama, niloko ko kung saan. Happy birthday! I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Na bakit ka malungkot? Wala. Ano kakainis naman to? Sinisipan ako kasi malamig yung panahon. Ano ba yan? Ang laki ng towel, ha? Ka na malungkot? Huwag malungkot ka. Ha? Dali. Diba hindi ka nags... Oh, ano? Masaya ka kung saan ako masaya, di ba? Oo, sige. Remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear, we've been through everything. Okay, sa akin. Akin na akong dalag. Dancer na protruding lagi yung dibdib. Tsaka yung contestant na, uy, loko! Grabe! Uwi na ako. Ano ito? Parang passion naman sagutan. Yan. Sagutan! Hindi, ang sagot doon, di na babalik. Di na babalik sa'yo, mag-a-abroad na ako. Para sa mga aalis, ang title, di na babalik. May mong alam. Anong sagot mo? Ha? Yung nga, pauwi na ako. Dahil may sagot doon, dapat di na ba, after nang di na babalik. Hintayin mo ako sa kanto ng bahay nyo. Hintayin mo ako. May katono. Diba? Dapat original. I can't remember what I used to do. Sa mga nagmamahal po sa kanila, gumawa po kayo ng group chat, ng fan page. Ng GMC. Nagawa po kami ng... I swear, you've taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but
Through the years it seemed to me I need you more and more. Through the years, through all the good nanonood ng mga, alam mo yung mga vlog mo sa YouTube. I thank you. Pag-isipan mo mabuti ko anong gusto mong gawin. Kung gusto mo ba talagang malaman, gusto mo pa siyang makausap, or tama na. Kasi kung tama na, eh di pwede rin naman. Ituloy-tuloy mo na yan. Huwag mo na siyang kausapin at uli. Energy up. So, ayun na nga, ang dami talaga nangyari, sabi sa inyo. Roller coaster ride talaga. May iyakan, may tawanan, may pikunan, may kiligan. Syempre, mas madami yung masaya at saka adventure, di ba? Ano na kaya ang next sa buhay ko? Magra-radyo ba ako ulit? Mag-full-time vlogger ba ako? Mag-negosyo na lang ba ako? At kung anik-anik pang mga katanungan ninyo. So, ayun, again, gusto ko talaga magpasalamat sa inyo sa pagsama sa akin. And ngayon, ang plano ko, after ng journey ko sa radyo, is babalik ulit ako sa radyo. At sa Energy FM ulit! Sorry guys, medyo clickbait to. Pero ayun na nga, yes, good news po dahil magsistay pa rin ako sa Energy, syempre. So, syempre, after matapos yung contract, may negotiation na naganap, may pag-uusap, ano bang plano, anong gusto mong gawin, chuchu-chuchu, may mga inaayos. So, syempre, di naman ganun kadali agad yun. Kaya ayoko pa magsalita kasi baka mamaya, ma-false hope kayo, di ba? So, kailangan yung sure na talaga and talagang okay na yung kinalabasan ng lahat. So, syempre, love na love kong Energy at love na love ko din kayo. Kaya naman, mag-stay ako ulit sa Energy. So, yon ang update sa buhay ko. Plus, with a blonde hair. Ayun na, bagong buhay and bagong yugto ng journey natin. So, sana samahan niyo pa rin ako. Sorry sa mga lumungkot, sa mga na-confuse at kung anik-anik pa. Pero, eto na po, ayan, magkakasama pa rin tayo at tuloy-tuloy pa rin ang ating bonding together sa radyo. And of course, dito rin sa YouTube. So, sa mga nakapanood na nito, please tulungan nyo ako. Mag-comment down kayo. Comment down nyo kung ano yung mga bagay na mamimiss mo sa akin if ever mawawala ako sa radyo. Damay-damay na to. Para sa mga magkikilig pa lang. Sorry. And thank you so much sa inyong lahat. So, ayun. Paano ko ba tatapusin tong vlog na to? Abangan ang mga susunod na kabanata. Marami pa tayong ganap together. Marami pa kayong aabangan sa akin. And sana walang iwan na ng gandulo. So yun, sana po nagtatapos ang lahat. I hope clear na ang lahat. Happy na kayo. Di na kayo confused. And thank you sa inyong paghihintay sa akin at sa pakikinig at sa pagsuporta. Thank you so much. Yun lang. Don't forget to like this video. Share and subscribe. Paalam na guys! Bye-bye! See you!